sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Deep cards dice pamigay ng libre ni Pangulong Duterte sa mga pasahero ng EDSA Busway. Pasunod dito ng reklamo ng commuters na pabigat sa kanila ang halaga ng bagong sistema sa pagbabayad ng pasahe sa mga bus. Philippine National Police ang ayon sa utos ng Pangulo na sirain sa loob ng isang linggo ang mga nakukumpiskang iligal na droga sa kanilang operasyon. Bagong testigo sa Pastillas Scheme sa Ninoy Aquino International Airport humarap sa pagdinig sa Senado. VIP treatment sa ilang Chinese national kinumpirma. Libreng COVID-19 mask swabbing para sa ilang manggagawa sa lungsod ng Maynila nagsimula na. Samantala, nakakita ng muling pagbaba sa kaso ng COVID-19 ang Department of Health sa nakalipas na linggo. Sir Alan Peter Cayetano balak kumprontahin ang ilang kaalyado ni Congressman Lord Alan Velasco dahil sa paggamit umano sa kanilang pwesto sa Kongreso para sa illegal activities. At U.S. President Trump nakabalik na sa White House matapos ang tatlong araw na pananatili sa ospital dahil sa COVID-19. Magandang tanghali. Ngayon po ay araw ng Martes, October 6, 2020. Ako po ay nagbo-broadcast pa rin via radio mobile booth na narito ngayon sa Quezon Avenue. At una sa ating mga balita. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipamigay ng libre ang beep card sa mga pasahero. Kasunod ito ng panawagan at reklamo ng ilang commuters sa halaga nito. Sinabi ng Pangulo na sa halip na malustay lang ang pondo ng pamahalaan sa korupsyon, mas mainam ng mapakinabangan ito ng taong bayan. Card lang naman yan. Ibigay na yan libre. Bakit pabayaran? We have been wasting so many billions to corruption. Tapos hindi mabigay. That's why I would like to talk to Secretary Tugadi next meeting because I would raise with him the possibility of giving it free. Dagdag pa nito, hahanap ng pondo ang pamahalaan para maipamahagi ito ng libre. Kami dito sa itaas, nakikita namin and how it affects the human person. Trabaho namin yan eh. So if there is no relief in sight, or if it cannot be done immediately, I suggest that we find the money and give it to the public free. Para walang gulo at lahat mayroon. Nauna nang nangako ang AF Payments Incorporated na mamimigay ng 125,000 na libreng beep cards sa mga walang kakayanang makabili nito. Sa pahayag na inilabas ng kumpanya kahapon, sinabi rin nito na pinaplano na rin nila ang posibilidad ng paggamit ng QR ticket na pwedeng nakaprint sa papel o pwedeng ma-access sa cellphone. Saka ito i-scan bago sumakay ng bus. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsira sa mga nakumpiskang droga sa police operations sa loob lamang ng isang linggo. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan nito ay mapoprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nakaw o nire-recycle na droga. Umaasa si Pangulong Duterte na aayunan siya ng Supreme Court sa kanyang desisyon. Sang-ayon ng Philippine National Police sa utos ng Pangulo na sirain sa loob ng isang linggo ang mga nakukumpiskang iligal na droga
sa kanilang mga anti-illegal drugs operation. Para sa detalye, may live report si Leia Ilagan. Leia, ano ba ang protocol sa pagsira sa mga confiscated drugs? Aga, kailangan kasi bago sirain ang illegal na droga ay meron ito mga representative mula sa korte o ayan ay judge, mula sa media at meron din mula sa barangay. At kailangan yan nasirain sa loob ng 24 hours na simula ng magkumpiska ang illegal na droga. Yan ay base sa Republic Act 92 o 9165. At tatalima nga ang Philippine National Police at ang Philippine Drug Enforcement Agency sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sirain sa loob ng isang linggo ang mga nakumpiskang illegal na droga. Ito'y upang maiwas nga ang pangamba ng publiko na nagre-recycle ang mga otoridad ng droga mula sa nakukumpiska nila sa mga operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Camilo Cascolan, nag-usap na sila ng PIDEA ukol dito dahil sa PIDEA dinadala ng PNP ang mga nakukumpiska nilang illegal drugs. Napag-usapan na rin naman namin yan dati ng PIDEA. Okay naman, actually within 3 days ka dapat yung nausapan. Within 3 days, wala na yan. Susunugin na yan. Sinabi naman ng PIDEA na ginagawa na nila ito at sa katunayan, noong Agosto ay sinunog nila ang nasa 13.36 billion pesos na halaga ng illegal na droga sa 13 Martires, Cavite. Gumagalaw na kami ngayon nga para mabig yung 1 week niya. Pero actually, ginawa na natin yan last time, yung nag-destroy tayo noong August. Mayroon din aniya silang dapat na nakaschedule na 800 kilos ngayong Oktubre. Ngunit ipinareschedule ito ng judge sa Nobyembre dahil sa conflict of schedule. Sa pagsusunog aniya kasi ng illegal na droga, kinakailangan pa ang presensya ng judge, media at kawani ng barangay. Dagdag pa ni DG Villanueva, nasa 700 kilos pa mula sa archive cases ang kailangan nilang sirain. Hindi naman natin ma-destroy dahil walang accused, tentative of the accused. So hindi pwedeng i-destroy. So marami tayong nire-resolve ngayon. Hindi namin na 1 week matapos yung kay Presidente Pilitin namin. Kagabi nga ay pinag-utos ng Pangulo na sirain sa loob ng isang linggo ang lahat na nakukumpiskang illegal na droga ng mga otoridad. Aga? Okay, maraming salamat. Leia Ilagan mula Mandaluyong City. Pinagpapatuloy ng komite sa Senado ang investigasyon sa tinaguriang pastilla scheme sa Ninoy Aquino International Airport at isang bagong testigo ang humarap ngayong araw. Alamin natin ang detalye sa report ni Harleen Delgado Live. Harleen, sino tong bagong testigo sa pastilla scheme at ano ang kinalaman niya sa umano'y suhulan sa NAIA? Ella, humarap nga ngayong umaga ang isang immigration officer upang tumestigo sa tinaguriang pastilla scheme o yung bayaran sa NAIA kapalit ng mabilis na pagpasok ng mga Chinese national, partikular na ang mga empleyado ng Pogo. Ella, siya si Immigration Officer 2 Jeffrey Dale Ignacio na umaming miyembro noon ng tinaguriang Pastillas Group. Ayon kay Ignacio, napilitan siyang sumali sa grupo noong 2017 matapos mawala ang augmentation o overtime pay sa mga immigration personnel bilang foot soldier kagaya ng naunang testigo na si Allison Chong. Pinatotohanan ni Ignacio ang mga naging salaysay ni Chong patungkol sa VIP treatment sa mga Chinese national at agad din anya itong nakakapasok kapag mayroong visa upon arrival. Aniya ang umano'y mga boss sa Pastillas Gang ay si Mark Redmarinas na siyang dating Ports Operations Division Chief at mga head ng Travel Control and Enforcement Unit o TCEU sa NAIA. Isiniwalat din ni Ignacio na matapos silang ipasabi na noon sa NBI bunsod ng pagsiwalat ni Chong, sinabihan sila ng mga abogado ni Marinas na huwag pumunta sa NBI at ayon umano mismo kay Marinas, may kilala sila sa Office of the Ombudsman.
Itinanggi naman ng abogado ni Mariñas ang mga paratang ni Ignacio. Kinumpirma rin ni Ignacio na nakipagtulong sa kanya na noon si NBI Legal Assistance Bureau Chief Attorney Joshua Paul Capiral na nahuli ng NBI noong September 21 sa isang entrapment operation dahil sa umunay pagtanggap ng suhol sa mga immigration officers na sangkot sa Pastilla Scheme kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa mga kakasuhan ng NBI. Ayon naman sa NBI, Ella, inaasahang mas marami pang makakasuhan na sangkot sa Pastilla Scheme. Ella, sa ngayon patuloy itong nagaganap na hearing sa komite sa Senado at ayon nga mismo kay Senator Rizzo Ontiveros na siyang chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality ay inaprubahan ni Senate President Vicente Soto III ang legislative immunity para kay Ignacio. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Isang patay ng walang habas na pagbabarilin ng mga terorista ang Abu Sayyaf Group, ang ilang sibilyan sa Patikol, Sulu. At mula sa Zamboanga City, may report si Val Villaflor live. Bakal na tukoy na ba ng mga otoridad kung bakit pinagbabaril ang mga sibilyan? Floor, ayon kay Lieutenant Colonel Alaric De Los Santos, tagapagsalita ng Western Mindanao Command, desperado na anya itong Abu Sayyaf Group dahil itinataboy at itinatakwil na sila ng mga taga-Sulu, lalong-lalo na ng mga residente diyan sa bayan ng Patikul. At patay nga ang isang inosenteng sibilyan matapos ang walang habas na pamamaril ng bandidong Abu Sayyaf Group sa barangay Igasan, Patikul, Sulu kahapon. Kinilalang nasawi na si Tali Lakibul, miyembro ng peacekeeping action team sa nasabing barangay. Batay sa ulat ng AFP, pasado alas 4 ng hapon, habang inaani ng ilang residente ang kanilang mga tanim na gulay, nang bigla na lang silang pinaputukan ng mga bandido. Agad na rumesponde ang 6 Special Forces Battalion sa lugar at na-recover ang labi ng biktima. Naglunsad na ngayon, Floor, ng hot pursuit operation laban sa mga bandido. At magkahalong galit at pangungulila naman ang nararamdaman ngayon ng mga residente at ng punong barangay sa lugar. Floor? Maraming salamat, Val Villaflor, nagulat mula sa Zamboanga City. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang wasto at matalinong paggamit ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 2. Mahigit 100 bilyong pisong pondo ang nakalaan dito para sa COVID-19 response ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Rosalie Costa. Walang dapat ipangamba ang publiko sa pondong nakalaan para tugunan ang COVID-19 pandemic sa bansa. Pagtitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang public address kagabi, maingat ang gagawing paggastos ng pondo sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One o Bayanihan 2. We will be careful with the next round of Bayanihan. There's still money to be given to the people, to the poor especially. Dagdag pa ng punong ehekutibo, sinigurado niyang napunta sa dapat paglaanan ng pondong ginastos sa ilalim ng unang Bayanihan Act o Republic Act 11469, mas kilala sa Bayanihan to Hilas 1 Act. Nasa 374.89 billion pesos ang pondong nagastos ng gobyerno sa unang stimulus package. Pinakamalaking bahagi ay inilaan sa Social Amelioration Program. Samantalang 165.5 billion pesos naman ang nakalaan sa ilalim ng Bayanihan 2.
Bayanihan app. I assure you that it has been twice today. It has been according to rules. At sinigurado ko yan at the start. Wala hong ano dyan, walang sindikato. Wala hong sabihin mo na may nakawan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinukonsidera na ng Department of Health ang paggamit ng hininga at laway upang malaman kung positibo sa COVID-19 ang isang tao. Samantala, umabot na sa mahigit 324,000 ang kabuuang COVID-19 cases sa bansa batay sa huling ulat ng Department of Health. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. 2,291 ang bagong kaso na naitala kahapon, kaya umabot na ngayon sa 324,762 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. 45,799 dito ang aktibong kaso, 5,840 naman ang nasawi sa sakit, ngunit 273,123 naman ang COVID-19 survivors sa bansa. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3.67 million ang sumailalim sa COVID-19 testing. Ayon sa DOH, ikinukonsidera nila ang breath testing at saliva testing sa Pilipinas. Ito'y matapos na magpakita ng suporta si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa paggamit ng COVID-19 breath test na teknolohiyang dinevelop ng Israel-based company na Biosafety Technologies. Ayon sa DOH, kasalukuyan pang sinusuri ng lab experts panel kung ito nga ay posibleng gamitin sa bansa. The government is open to all of these new technologies na pwede natin gamitin para sa COVID-19. Kaya nga tayo ay nagbuo tayo ng iba't ibang expert groups para kapag kami pumapasok ng mga ganitong bagong teknolohiya, atin pong naitatry, we can say that it can be safe, it can provide us with accurate results. Batay sa ulat ng Bansang Japan, safe at mas madaling gamitin ang saliva testing kaysa swab testing. Ngunit pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto sa bansa kung gaano ito ka-accurate kumpara sa swab testing. Itong saliva testing, atin pong may mga sinasagawa ng pag-aaral ang Research Institute for Tropical Medicine. At the same time, there is an individual study by the Philippine Red Cross together with the University of the Philippines about this, no? So malapit nang matapos po yung sa PRC, atin na pong ine-evaluate together with our laboratory experts, and we will be giving information as soon as we get the final results and there would be approval already. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakitaan ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 ang Pilipinas nitong nakalipas na linggo. Ngunit may binabantayan pa rin mga lugar ang DOH kung saan may mga clustering pa rin. Nagbabalik si Aiko Miguel live. Aiko, ano ang average ng naitatalang kaso nitong nakalipas na linggo kung nakikitaan na ng pagbaba ng DOH? Yes, Ella, nag-average ang nasa 2,400 ang naitatalang kaso ng COVID-19 kada araw nitong nakalipas na linggo. At ayon sa DOH, ang COVID-19 trend sa Pilipinas ay nasa good direction. Ibig sabihin, nakikitaan ang pagbaba ang naitatalang na kaso kada araw mula sa mahigit 3,000 kaso sa buwan ng Setyembre. Yun ay yung daily na naitatalang ng DOH. Dagdag pa ni Undersecretary Vergere, Ella, ang mga ganitong improvement anyan sa COVID-19 trend sa Pilipinas ay dahil sa pinaigting na contact tracing efforts at nag-improve na rin na health system ng Pilipinas. At napapanatili na rin anyang hindi pa puno ang mga ospital o yung hospital capacity sa bansa. Ngunit, Ella, sa kabila nito, ayon sa DOH, ay may mga lugar pa rin sa bansa na nakikitaan ng growth rate
o pagtaas ng kanilang kaso nitong nakalipas na 2 linggo. Ang paalala ng DOH pa rin sa publiko ay hindi dapat maging kampante at manatiling mapagmatyag lalo na sa responsableng pagsunod ng health standards sa tuwing lumalabas ng tahanan. Batid ng DOH ang lumabas na SWS survey nitong nakalipas na linggo na bumaba ng 13% ang nagsusuot ng face mask at 10% ng naghuhugas ng kamay sa Metro Manila. Ito ay mahigpit na paalala ng DOH lalo na ang NCR pa rin ay ang epicenter ng COVID-19 sa Pilipinas. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel Live, na nag-ulat mula sa Quezon City. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng coronavirus disease sa Calabarzon. Kahapon, mahigit 600 bagong kaso na naman ang naitala sa rehiyon. Mula sa San Pedro Laguna, may report si Mac Cordova Live. Mac, ano ba ang sinasabi ng Department of Health dyan? Hanggang kailan ang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Calabarzon? Flor, hanggat hindi agad na mahahanap ang mga nagkaroon ng direct contact sa mga nagpositibo sa COVID-19, mahirap umanong mapigilan ang pagkalat ng virus. Kaya naman sa pagpupulong ng IATF Region 4A, naghahanap sila ng karagdagang contact tracer sa 5 probinsya sa Calabarzon. Patuloy na dumadami ang mga nahahawa sa coronavirus disease sa Calabarzon. Kahapon muling nakapagtala ang DOH 4A ng 607 na bagong kaso sa loob lamang ng isang araw. Sa kabila nito, 686 naman ang mga gumaling kahapon sa nakamamatay na sakit. Mas marami man ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19 sa rehiyon, patuloy pa rin ang kampanya ng mga lokal na opisyal pati ng Department of Health sa madla na makipagtulungan at sumunod sa mga health standards upang tuluyan ng bumaba ang bilang ng mga nahahawa sa sakit. Sa ngayon, nahigitan na ng Cavite ang Laguna sa may pinakamataas na bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 4,599 na ang aktibo sa na kaso sa Cavite, 4,509 naman sa Laguna. Lagpas 4,000 na rin sa Rizal. Sa Batangas, malapit na rin pumalo sa 3,000 ang aktibong kaso habang wala pang 1,000 sa Quezon Province. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Mac Cordova. Nagulat mula sa San Pedro, Laguna. Nagsasagawa ng libreng mass swabbing laban sa COVID-19 para sa ilang manggagawa sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Inukoy naman ng Labor Department ang mga trabaho na patuloy ang paglaki ng operasyon sa kabila ng pandemya. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, sino-sino ang mga manggagawa na maaaring makapag-swab? Aga inuna na ng isa ilalim sa serya ng mass swabbing na inisyatibo ng Manila City Government ang mga manggagawa na madalas na nakakasalamuha ng publiko sa lungsod. Kabilang dyan ang mga vendor sa mga public market, mall workers at mga driver ng mga public utility vehicle. Ngayong araw ay nakatakda ang mass swabbing ng mga tindero-tindera sa Pretil Market, habang sa Baseco Covered Court naman nakapwesto ang swabbing booth para sa mga PUV driver. Nagsasagawa rin ng swabbing sa unang 4 na mall sa lungsod para naman sa mga mall worker. Target ng Manila LGU na makapag-swab ng 900 hanggang 1,000 manggagawa kada araw. Isasagawa ang mass swabbing para sa mga manggagawa sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila araw-araw. Kasabay nito ay personal ring nag-ikot si Manila City Vice Mayor Honey Lacuna upang masiguro na maayos ang pagsasagawa ng naturang aktibidad ngayong araw. Samantala, aga tinukoy naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang resilient jobs o mga trabaho na patuloy ang paglaki ng operasyon sa kabila ng pandemya. Kabilang sa mga trabahong pinaka-in-demand ay ang healthcare work, logistics, information technology, business of processing management,
education at construction. Ayon sa DOLE, inaasahang lalago pa ang ibang ipapang negosyo, particular na ang delivery services, habang papalapit ang holiday season. Aga, nagpasalamat naman ang mga manggagawa dito sa lungsod ng Maynila para sa libreng mass swabbing. Dahil marami ang nagsabi sa kanila na unang beses pa lang nilang magpaswab dahil nga napakamahal ng COVID-19 testing sa mga pribadong ospital. Aga? Alright, maraming salamat Asher Kadapan Jr. live mula sa Maynila. Balita, wala namang nakikitang dahilan si Pangulong Rodrigo Duterte upang sampahan ang kaso si Health Secretary Francisco Duque III kaugnay ng katiwalian sa PhilHealth. Narito ang ulat ni Rosely Coz. Muling ipinagtanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte si Health Secretary Francisco Duque III. Kasunod ito ng naging pahayag ni Senator Panfilo Lacson na may sapat umanong ebidensya ang Task Force PhilHealth laban sa mga ibang opisyal na hindi sinampahan ng kaso, kaugnay ng mga katiwalian at irregularidad sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kabilang na dito si Health Secretary Duque. Subalit ayon kay Pangulong Duterte, nirepaso at nabasa na niya ang findings ng Task Force PhilHealth at wala siyang makitang rason para sampahan ng kaso ang health chief. I have yet to find yung sabi nila na idedemanda si Duque dahil may kasalanan. I have read the findings for the life of me. I cannot really find a good reason to prosecute an innocent man. Samantala, inamin naman ang Pangulo na may mga nagpapayo sa kanyang alisin na sa pwesto ang health chief. Gayunman, ayon sa punong ehekutibo, hindi siya ganun. You know, may mga tao na pwedeng ganun. You go for the safe side. And there are a lot of people who do it. Yung gusto na lang nila na mawalaan na ng problema, basta na lang, sige, papaalisin mo na lang, sabihin mo. Ako po ay hindi ganun. Ako ay abogado and I know what is probable cause and prima facie. Rosely Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Balik na sa White House si U.S. President Donald Trump matapos ang tatlong gabing pananatili sa Walter Reed National Military Medical Center dahil sa coronavirus disease. Agad na tinanggal ni Trump ang kanyang face mask nang makabalik sa balcony sa White House kung saan ilan sa kanyang mga staff at aides ang positibo na rin sa virus sa mga nakalipas na araw. Nananatili pa rin ang maraming tanong kung gaano kaseryoso ang karamdaman ng Pangulo dahil sa mga conflicting statements ng administrasyon. Sinabi naman itong mas mabuti na ngayon ang kanyang karamdaman at hindi dapat magpatalo sa COVID-19. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. Isang tweet, sinabi nitong malapit na rin siyang bumalik sa pangangampanya. Biyernes nang kumpirmahin ng Pangulong positibo siya at ang kanyang asawang si First Lady Melania sa COVID-19. Ibinalik sa isang kagubatan sa mainland Australia ang isang Tasmanian Devils matapos ang 3,000 taon. Narito ang report ni Nina Bascon.
26 na Tasmanian Devils ang nilagay ng conservation group sa isang 400 hektaryang wild sanctuary sa Barrington Tops, hilaga ng Sydney, Australia. Itinuturing itong makasaysayang hakbang para sa mga pinaniniwalaang endangered species na tuluyan silang maibalik sa kagubatan matapos ang 3,000 taon. May ilan pa rin natitira sa island state ng Tasmania at lubha nang bumaba ang bilang nila sa nakalipas na 2 dekada. Pinili ang mga bata at malulusog na Tasmanian Devils upang maging handa sa breeding season na mag-uumpisa sa Pebrero sa susunod na taon. Pinakawalan sa sanctuary ang mga Tasmanian Devil upang mapanatili ang tsansa ng kanilang survival. Nakuha ng Tasmanian Devil ang pangalan nito dahil sa pagiging scavenger at pagkakaroon ng matinis at malakas nitong tunog. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na isang epektibong stress reliever simula pa noong 1980 sa Japan ang forest bathing. Ayon sa mga eksperto, makakatulong din ito lalo na ngayong panahon ng pandemya. Alamin natin kung paano ito ginagawa sa report ni Danny Tixon. Popular na therapy sa Japan, lalo sa mga pansamantalang nice lumayo sa ingay ng syudad, ang forest bathing o shinrin-yoku sa Japanese. Sa itong paraan ng pagtanggal ng stress sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa nature. Ang 10-20 minutong pansamantalang pag-iwas sa paggamit ng technology at paglilibang sa ilalim ng mga puno, paglanghap ng sariwang hangin, pakikinig sa lagaslas ng tubig at pagbibilad sa araw ay makatutulong na ng malaki sa mental at physical health ayon pa sa mga eksperto. At sa panahon ngayong maraming mga tao ang nagkakaroon ng anxiety o mental stress dulot ng COVID-19 pandemic, malaki ang maitutulong ng forest bathing para mag-distress. Ilan pa sa mga benepisyo ng forest bathing ay nakatutulong sa pagpapabuti ng sleep quality, mood at ability to focus. Sa Japan ay may mga organized tours o maaari ding magsama ng therapists upang mas maging epektibo ang forest bathing. Kilala ang Japan sa mga popular na destinasyon gaya ng mga national parks na mayaman sa kalikasan. Danny Tixon, UNTV News and Rescue, Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumprontahin ni House Speaker Alan Peter Cayetano sina former House Deputy Speaker Michael Romero at Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez dahil sa umano'y paggamit ng kanilang pwesto bilang kongresista para sa mga illegal business practices. Para sa kabuuan ng ulat, my live report, si Vincent Arboleda. Vincent, kailan balak kumprontahin ni House Speaker Cayetano ang 2 kongresista hinggil dito sa kanyang aligasyon ng mga illegal business activities? Agad dahil nasa kalagitnaan pa rin ang budget deliberation ng Kamara, balak nga ni House Speaker Alan Peter Cayetano na kumprontahin sina Juan Pacman Partylist Representative Michael Romero at Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez pagkatapos na ng 2021 national budget. Ito ang inihayag ni Speaker Cayetano sa kanyang Facebook Live kahapon. Ginagamit din umano ni na Congressman Romero at Congressman Tevez ang kanilang posisyon para sa kanilang umanong illegal na gawain. At the right time, no, I will give them the opportunity to face the accusations because totoo to, no? Arnie Tevez, Congressman Arnie Tevez and former Deputy Speaker Mikey Romero, malinaw ang konstitusyon
na hindi pwedeng gamitin ang posisyon ng congressman, lalo kung illegitimate o illegal yung business. Hindi rin umano uubra ang palakasan pagdating sa paggawa ng mga illegal na bagay. Sorry, hindi ko talaga pinayagan kahit gaano kayo karami, kahit gaano ka kalakas kayo, kahit sabihin mong backup sa iyo si Albie Benitez at saka yung Visayan Black, ang bawal ay bawal, no? Ang illegal ay illegal. Hindi naman binanggit ni Cayetano kung ano itong mga umano'y illegal business activities ng dalawang kongresista. Sa ngayon ay hindi pa rin naresolba ang issue hinggil sa House Speakership sa pagitan ni House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan J. Velasco. Si Romero ay kilalang kaalyado ni Velasco na natanggal sa pwesto bilang Deputy House Speaker noong October 2. Agak, sinubukan naman natin na kuhanan ng pahayag sina former Deputy Speaker Michael Romero at Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez, pero sa ngayon ay wala pa silang naibibigay na pahayag hinggil dito sa aligasyon ni House Speaker Alan Cayetano. Balik muna sa iyo, Aga. Maraming salamat, Vincent Arboleda mula Quezon City. Ayan po ay aming inanyayahan sa sinasagawang Global Prayer for Humanity, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 na gabi, oras po yan, dito sa Pilipinas. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasangbahay, kung mayroong kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita sa mga panig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po and God bless.